hanggang gabi, pero sa maulan yung panahon. So for our meditation tonight, may I request everyone to open your Bible in John chapter 12. So wala pa nato ito, makakaragulipuan yun ang atong Leviticus. Conclusion, motoon sa taglaing nga mensahe sa Ginoo, diri sa Ebanghelyo ni Juan. Kung mutawa din ito, Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. So, Matthew represents as king. So, pag magbasa ka about the kingship of Jesus Christ, mas nindot kung biyak ka sa Matthew. O, i-represent na siya as lion, no? The gospel of kingship. And then, ang Mark, i-represent na ang Jesus as servant. So, muna ang Mark, pag magbasa ka ng Mark, gospel of Mark, alagad si Jesus. Kung magbasa ka na nga, makita gini mo on how Jesus Christ served the people because his character or his attitude is being a servant. So, Mark represent as an ox sa paano. Unya, ang Luke, humanity, pagkataon ni Jesus. Murang, sa Luke, mabasa ni mo, for the son of man. So, si Jesus Christ na. It represents humanity. And then, sa John, this speaks about the divinity of Christ. Speaks about eagle. No? So, pagka Diyos ni Kristo. So, kung magbasa ta, magkwanta ng Christ, Jesus Christ God, you better look out on John. Because the gospel of John speaks about the deity of Christ. Now, let us read chapter 12, verses 1 to verse number 8. Atong isputan karon diri ang gihimo ni Maria Magdalena ngadto kang Jesucristo. Basahon nato ni siya responsibly. John chapter 12. I will read verse number 1. Please response me in verse number 2. The Bible says, then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus, which was had been dead, whom he raised from the dead. Then took Mary a pound of ointments of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This is not a thief for the poor, but because he was a thief, and by the bad, they are Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying has she kept this. For the poor are not but mainly have that on my ang Diyos, magpanalangin, siyang pulong at ibasa, mag-pray kita. Tonight, O Lord God in heaven, we humbly bow down ourselves before you as we acknowledge about your supremacy over us. You are the God who created the universe, the heavens, and the earth. You are the God who is the source of our life, and you are the God who is worthy of our praises and thanksgiving. We are here tonight, Lord, because we would like to lay down our burdens to you. We would like to express our petitions to you, O Lord, as we know that you are the God whom we can trust. Yeah. You are the God who is powerful enough to know our concerns, to know our needs. You are the God who is able also to know and read our thoughts and our minds. Before you, O Lord, we ask about your holy presence to be with us tonight, especially as we are going to meditate your word. We acknowledge that we have only a finite mind. It is indeed difficult for us, O God, to understand your words without your help and guidance. Yes. So please be with us tonight. Shower your blessings upon this church and all the church members. Your children, Lord, who are belong to this church. I am praying, Father, that you will not withhold your blessings
upon them, as we know and we acknowledge that you are the fountain of all blessings, you are the source of all things. So bless us tonight, bless us also spiritually, as we are going to scrutinize the message from John chapter 12, oh God. This is all I pray and I commit everything to your hands, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Atong isgutan karon ang pulong sa Dios nga nagauluhan, the sincere service, ang matinud-anon nga pagpangalagad. Kining sincere service, it will do whatever situation, and when God, whatever situation, bisan unsang sitwasyon, bisan unsang okasyon, naa ang iyahang pagpanerbisyo, naa ang iyahang pagpanglagad. Ang John chapter 11, nag-isgot ni may tungod sa kang Maria, kang Lazaro, o kang Martha. When Jesus Christ visited to their home, si Maria, nagyaka lang siya, nagyaka, naglingkod, while Jesus Christ speaking to her about God's word. O kining si Martha, laypon ang iyahang talit nga gipakita sa Ginoo. Dito siya sa likod, sa likod siya, kusina, nag-andam siya, nag-prepare. Para sa ilahang makaon o niya, human nga ilang tunan ang pulong sa Diyos. After all, kung imong tanawon, si Jesus Christ appreciates more what Mary did than Martha. Na, kami nga mga kwan, mga brad Ibrin, nag-apapustado yun eh, no? O si Brad Marjon, pag musulot ng balay, pag pinakanindot yun nga ka na natin, ang muli ko siya buminaw, no? Okay, man akong magluto, niya kuman, kaon, okay na siya, pero pag abot yan na, maglingkod, magminaw, o pwede siguro isabihin sa akin na lang kawang kuhan, lay man din kamarta sa record kay, iyaag yung gatiman, kung iyaag magkaon, para madali niya kay Jesus Christ, kung buwak na biyaan niya, the great concern of Jesus Christ, which is the spiritual life. So, muna nga ni Jesus Christ, si Mary, iyang nagagpagkusino mo. You did the best job. Maayo ang imong gimo. You just sit down and listen to God's word. Because the word of God is more important than any other thing. Muna si Jesus Christ, Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So, gipangandoy ni Ginoong Hesus sa tanan niyang mga tanakan nga naay ginatawag nga dako nga gugma sa pagtagad sa iyang mga pulong minsay. Muni karon nakatapok na bisan ulan. Amen. Amen. Bisan ulan, lapok. Kami gani dito, isundok naman mi. Inom-inom siyang pilikap kay ibahak pa dito sa balay. Isundok niya pakulan. Because we are giving more value about worshiping God. Because after all, He is the God nga ma-panyod, no? Mabaya o may maya. Pero, there is a chapter 12 at the Last Supper, pagsulod nila dito sa ginagawa dining hall, naana po dito si Maria. Sabi si Maria, no? This is the sincere service. Nga pag-abot niya dito, kita niya si Jesus, pagkita ni Maria ng Jesus, di ingon sa Bible na mga verb diri nga iyang gihimo, no? Verse number 2, basahin na ko na. There they made him a supper and Martha served. Servicious Martha. Unya pag service ni Maria, but Lazarus was one of them that sat at the table with them. Look at verse number 3. Pag dito sa panimalay nila ni Maria, Martha, Lazarus. Ingon sa verse number 3, then took Mary a pound of ointment of spikenard. So, that the sincere service, dahi tulo diri ka verb, na ato magkita, past tense. Una to, Mary a pound of ointment of spikenard. It has an action. Kumbaga ba, na siya'y gihimo, na siya'y gibuwat, gikuha niya itong pound of ointment. Yung pound of ointment, gitun-an, gitan-aw ni Ros dito sa Israel, gitan-aw, unsa gini siya, mauni siya ang spikenard nga, gitawag siya spikenard, nga nasa alabaster box. Ang value ani, kantidad ani,
regular wage sa una, regular wage kanang regular kanang mao gyud sunduhan ba pastor regular wage ba sa dito no Chris kami ang regular wage sa gobyerno 200 kapit, 192, wala mong gunta ka ba? Wala mong gunta ka ba? Wala mong gunta ka ba? 192, isa ka tuig na nga, ang kandidat sa spike guard, 1 year salary, mo'y kandidat sa spike guard. Hindi ako ah. Diba ka, isa ka tuig ni mong kayo? Isa ka tuig ni mong trabaho? Si Mother Pila, ganit tuig ni Mother Okay. Si Mother, masulta siya ka 30 kapin. Yung kapin na malaya na. 30 kapin. Ah, kisa ka tuwing grab, ganti ka po ah. Uya, imagine nun ni mo. Ayun na itong kapin, oh. Yung buta na itong katumbog yun, 30 kapin. Ang 30 kapin. Isa ka tuwing na niya na sundo, muna ang katira sa Spectre, unya ang Bible na kaingon, una, merit mo the weapon spike nut. Very costly. So, kikuha niya nga, uy, mahal man eh, sayang man eh, dimitan eh. Pero ingon sa parang sulatan, very pocket. Pag humana na, pagkuha, kung imong tanawon, na, wala lang niya kikuha, kung dili ingon niya, anointed, the feet of Jesus. Ibuak to niya. Ibuak ang labas ng box. Pagbuak niya, iyang gi-anoint sa, gikan sa ulo sa ni Jesus Christ, paun, patritso na gina dito sa tiil o lapalapanig ng sus. Kining mga pahumutan eh, mo ni ginagamit pag maglubong sila sa unang panahon. Maglubong, before, kaya baluton man nila, kahit mo sila maglubong sa unang eh, baluton din nila, hananaon. Kaya hiktan ba? Hindi ako dahil pahumot. Pumot ang mga minatay sa una. Oo, naragan na. Karol, formalin. Karol, formalin. Panagan na ipormalin. So, di ano niya, this is another verb. Puni ang sincere service or na kung ba nga, ang tinuod o sincere ng service na di aksyon. Una, to. This is a verb. Another, anoint. No, kanang syakit mismo ang nag-anoint. Okay. Wala to ningon nga. Kaya, kung amning spike nard, o ikaw mag-anoint dito, Carlito, o ikaw mag-anoint, Amire, o Lazarus, ikaw Lazarus, best friend man ni mo, Jesus, God, o ikaw, ane, kay gibanaw mo si Lazarus. So, wala, siya mismo, iyan ga-anoint. Siya ang nagdala, siya ang nag-anoint, and then, anointed the feet of Jesus, and then another verb, wipe his feet with her hair. Siya na po ang nag, another verb, wipe siya ang nag-trapo. Yang gikan ba nga, pirahagis yung buhok pa yun. Sabi si Miri, no, kung gano'n ikaw, gano'ng tarawan sa kami, wani na buhok kami. Kining mga lagad sa ginug tinuod, o sa'yo yung tataw sa kapan, pero nabuwang. Sabi ko nga, wala na siya nabuwang, muntag pa lang na nagtusumpahan. Ako, nagyapon dito. Pagkakuha na nagyapon. Pag magtanaw ang uban sa tuwa, di muratag ka ng amaw. Pero sa tubangan sa ginoo, bilil ho na itong gimo. Amen. Suwangan sa Diyos, appreciate mo man yung gimo pala eh. Siguro kung naabot na ito. Tapos kita po yung nanusap namang kain taong dahi. Kung dami, ragun na. No, basta yung bubadlong, siguro po ba yung kay, dili makasapot sa gimo ba? Uha niyang uwit pa. Yan di ano yun. Human, siya rapon ang nag, kuhan dito sa, nag-wipe-wipe sa, mong commitment dito sa one Jesus Christ, yan kayo. So, kumurang, grabe ka na nga pagpangalakan, grabe ka nung pagpangalakan. Nga kung tanaw niya sa uban, dili niya siya masagdan. Tanawa, isa sa mga disipulo na Jesus, kung lahat po niya nga disipulo, kaya iyang kasing-kasing, lahat magyot kayo po kasing-kasing. Ni Alma, gitya. No? Ni Alma, gitya. Lahat kay tao nga ni Alma. No? O sa iyang kwate. Iyon sa parang sulatan, then said, and it says, one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Now look at this. This is a good motive. Hello. Good motive. Maayong motibo ni Judas Iscariot. Tingnan niya.
Gano'n man nga, gibuwa kiso. So, tiyo, ano ba? May yun si Kuro si Jor, wag yun si Kuro. Sanang, sa may yung game mo, murag. Ang gina siya nagkukuna ba sa yung game mo ba? Sa kamahal, anak. Kamahal, anak. May iyarag iya po. Iyarag i-diog-diog sa ulong Jesus. Huwag yun, wag ni Kuro nagbalansi ba? Matana si Kuro ng Raurang Judas. Dapat pag ibalik yan, anak. 4 3 pence, 300 pence. Kunya, yatag itong mga pobre, ako na po. Service niya po. Service niya po. Pero, ang iyang intention is not to give to the poor. Kaya yun sa verse number 6. Then he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the plan and burned what was put therein. Actually, his good motive ngayon gikuan dito sa kabanan niya, dili gito tinuod yun siya kasing-kasing. Pero naagin po yung mga may motibo, pero himuon nila sa maling pamagi. Muna nga ang Proverbs, natatag o babala. Tara na tali ha. Tara na Proverbs. Proverbs chapter 18. Awa. Mapilde yung mga nag-Bible what? Bible drill o Bible blocking kay Dugay kung kukap. No? Dugay na kumabli na kuha ng Biblia ba? Chapter 16, verse 25 sa Proverbs. Hindi ko dito sa Brother Lord. Hindi ko nilang Brother Friend. Nabi na kong Bible, pilit-pilit. Proverbs 16, verse 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Na yung mga maayong pamaagi sa tao, na ginahuna nila nga murag tama, kay puro nga simes, mura lang. Nga tama, pero ang sangputan ana, kamatayon. Tagan ng example, Robin Hood. Ang mga minita, kung diyo ko sa kita ni Selina Robin Hood, pero kanagan ko ba sa magpagusta din ako, dahil ma-appeal kini nila ni, kini good intentions, good mo. Good motive ba? Pero di mo last maling pamagi. So Robin Hood na yung example. Kaya si Robin Hood daw, manulis si Robin Hood. Pero ang iyang tulisan bagi daw, katong mga daotan po, katong manulisan, dahil ka, tulisan ka. Tulisan ka ni Robin Hood. Ana, abot kita mga lang sa dita Robin Hood. Tulisan mo ni Robin Hood, pag human ana, ang iyang tinulisan sa inyo, iyang ihatag dito sa pupre. Kapiting mayo ha, amen? Asa may sayo? Agen gitulis, mga tulisan po to. Kung agen gitulis dito sa mga tulisan, yung yatag ko mga pupre. Asay sayo? Sayo na siya. Kaya kung ingat sa Proverbs 16:25, maayong ta. Imuman, there is a way that seemeth right. Una-una ni mo tama na ka. Una-una ni mo sakto na ka. Una-una, maayo imo gimo. Pero ingon na, but the end thereof are the ways of death. Ang sangputan, anak, kamatayon. Walay tama di anak nga himo ni Robin Hood. Walay tama. So, tinanglan na ang good motive at right way. Maayong motibo o tama ang pamaagi. So, muna nga si Judas in his heart not he really care for the poor but he wants to put his bag o ingon diri ingon ni Jesus Christ. Gipatlog din Jesus? Muna ka din doon kay Bulabad yung Ginoo ba? Ingon ang Ginoo ang Judas. Then said Jesus, let her alone! Let her alone! Against the day of my burying had she kept this. For the poor always ye have with you. But me ye have got always. Sabihin sila. So, ang pagpangalagad niya sa Ginoo nga sincero, ang pagpangalagad niya sa Ginoo sa tiunay, bisan pag pagtanaw sa uban, murag karang kamuangan, no? Red tunic, labing red tunic, no? Bumakla ini. Siguro, huwag na ni Dagan Zilingan, no? Asan, Johnny Pimbel, yung subahan? Kaya ako baklay pag yun, asa mong pastor ano yung biman bumuhatan kita? Kaya magamot dito, papanda yun pag yun. Di ba? Pero, para sa Ginoo, murag, ang tagtanaw sa tao, murag dilik, balya po. Pero pag ino sa Ginoo, pagtanaw sa Ginoo, balya po tayo, kaya tingnan ko yung mga Saint Judas sa Garyan, dito na lang.
iglesia. Kay gihimo niya na para tanako, gihimo niya na para sa Dios, gihimo niya na para sa Ginoo, para sa iglesia nangalagad sa Ginoo. Ang iglesia nga ni Jesus. So, in ani ning mga lagad sa Ginoo. Munang ingon po ni Pablo gani, for the preaching of the cross is foolishness to them who are lost. Ang kining magwali po gani kag sa pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo, sa cross, para sa mga taong wala na luwas, kabuhay. Ikaw wali lang na sa palingkis, ikaw singkit, ano, wagir mina, uban. Ano, mina, buna, uban, namin matapok pagdrahe, uban, wala ko laka rin yun. Namini-mini dito, pisla, ano, lumulag sa ilaw ay punos, pero sa Ginoo, dako siyang kapuslanan. Bukod kay dako kapuslanan, never ta, na muundang sa ulaton na diya sa maglagan sa Ginoo. Amen! Inahanglan ang servisyo na sinsiro o pionay. Pasaraw na po ang Isaiah 55. Kapitin mo. 55 verse number 10. Ang pulong sa Ginoo, sabihin ako sa 8, for my thoughts are higher, are not, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Actually, ang Isaiah chapter 55, this is a statement of God's word that have accuracy with the sciences. Kining about hydraulic recycle. Nga ang, muna yung Bible, ang Bible of science, daghan ba yung kaparehas? Daghan kaparehas. Pira lang sa teorya ni Charles. Pero Charles, isa naman sa mga scientist si Charles. Lagan mag-scientist. Kaya si Charles, layo ng mga Charles po. Kaya ang tao, gikan ni, ang kwanyo, gikan sa atom, niya na form-form, siya kaya mayana, inayin na siya ka form, hangtod, nga nahimong unggoy, muna ang unggoy, nahimong ni Bright of Kataman, ni Mayo, kabalo ng mga arte, morning nga hangtod, makita natin si Jan Jan. Huwag ako! Huwag ako! Huwag ako! No? Ang teorya ni Charles. Doon niya, nag-develop, muna ganyan ang tao. Pero gisaway siya sa ubang scientist, sa class, gisaway si Charles. Iyon niya, dalang scientist nagsaway sa teorya ni Charles. Muna sa science, kung tuduan ang mga bata na, pwede ko nimo ang other scientist. Nag-isaway si Douglas. Nga, nga, si Douglas, as si Charles, the time comes, maglibog si Douglas, as si Charles, kung saan pag-ipinsa ang teorya ng ayang bilihan. Nga naman, kaya ang reproduction, ingon dito sa scientist, ang reproduction sa tanan ng mga butang, dili niya madinay. Ang unggoy, nag-reproduce ang unggoy. Unggoy. Ang tao nag-reproduce tao, ang horse nag-reproduce ang horse. Walay horse nga nag-reproduce ang tao. Unggoy nag-reproduce. So, dili ni mo mapamatulan. Diya mo gawas ang DNA yun. Muna ingon sa uban nga scientist. So, muna karoon, malibog yun na si Charles o saan niya pagpipinsa. Pero kung ka nag-examin, muna mo kakatama mo si Charles. Masakta-sakta mo matulay. So, dili sa Isaiah chapter 55, parehas siya sa science nga na'y hydraulic recycle. Pero gi-emphasize pag-ayo sa Isaiah 55 nga kining pulong sa Dios nga mawali. Kining balaang kasulatan nga masangyaw, it will not come back to God void and vain. So whatever we release, whatever we preach, whatever we teach, dili mubalik sa Ginoo nga wala gyud makustan sa tao. It's either makaangkon sila sa kaluwasan o buhaton sila sa langit or wato sila sa impyerno, napuslan gapon ang pulong sa Dios. Kaya ang John chapter 12, verse number 48, kaya ingon. Ingon ni Jesus Christ, he that rejecteth me, and believeth not my words, katong nagsalikway ka na ko, kung wala ko toos mong mapulong, baoy mo kung kanya sa katapusang manaw. Ang pulong ngayon sa likway, mo'y gamiton sa Dios pag hukong ngayon sa mga tao.
So di gyud mo balik ang pulong sa Ginoong tawag natin sa Ginoo. So Mary did her sincere service. He took the wife and he anointed. So siya mismo ang nagtuan, sincere service. Because our service is individual. If salvation is individual, our services also to God is individual. And we are receiving reward also from God is individual. Dile meron ka, oh Carlito, ikaw ang pastor. I-bless ka na ko, i-bless na ko yung anak, i-bless na ko yung anak. Dile, individual. When it comes to eternal blessings. Siguro, pag i-bless ka sa material, madamay yun ang imong pamilya in material blessing. Siyempre, langan mo yung oh, ako yung i-bless, taong kami. So, pero sa is as a eternal blessing, which is the true blessings na dito sa langit, that is individual. So what you did, what you have done for God, there is reward. Unsay imong himo sa Ginoo, nanay gatni gikan sa Dios. Ang imong pagpangalaga sa Ginoo, imong pagsimba, pag-prayer meeting, pag-attend sa mga bluadon, nga misan sa uban ng mga katawan, isod sabton, pero sa Ginoo, dako kay kapuluan. And there is a real blessing and you prepare and you pass. Amen. So, the laigo ng Diyos ang hindi ko biyon, huwag ginawag ko ng minsay ni Yesu Cristo, pabilin, magpabilin sa itong kansa. Let's pray. Lord, salamat kayo sa enlightenment sa kinabuhi ni Maria. On how he did her best to serve you. It is a sincere service. Truly, O God, that as human as we are sometimes, Lord, dili daghan Ginoo.